pa naman yung sundalo na yung tatay ni Lena, yung ex ng nanay niya. Eh, akala rin namin eh. Pero nung meron kaming na-discovery kay Lukas at saka kay Helen, kinutuban kami. Pero hindi dapat nalaman ni Lena sa ganitong paraan. Eh, pero sabi mo, may nakatutok na baril kanina. Natural, mabibigla ka. Mas nabigla si Lena. Hindi niya matanggap. Hindi ko naman siya masisi. Malaman mo ba naman na yung tunay mong ama eh, yung mortal mong kaaway? Eh, kahit naman sino, hindi madaling matanggap yun. Eh, anong reaksyon ni Lukas? Pwede siyempre, hindi naniwala. Pero knowing Lukas, siya na mismo ang hahanap ng paraan para malaman ng totoo. That Ramona is a liar. Hindi niya ako madadala sa fake na DNA na yan. Dad, nakilala mo ba talaga yung nanay ni Lena? Totoo bang nagkarelasyon kayo? No, I don't remember. Lukas, kung may naanakan ka sa mga naging babae mo noon... What is wrong with you, Vanessa? Parang naniniwala ka sa kanila. Ginawa nila kay Conrad to, ginagawa nila ngayon sa atin. I only have one wife and one child, and that is you and Adrian. Eh, baka may binabalak yung babae yun. Katulad ng ginawa niya kay Conrad. Subukan niya. Hindi ako katulad ni Conrad. Hindi nila ako maluloko. I will prove to our stockholders na nakarinig kay Ramona kanina that Ramona is a liar. Patawarin mo sana ako. Alam ko, mali ako na nang himasok sa isang bagay na personal para sa'yo. Kumilos ako mag-isa. Hindi kita sinabihan. Ginusto ko kasing alamin ang connection mo kay Lukas. Paano niyo po nalaman? Paano niyo po naisip na siya ang tatay ko? Nagpunta ako dun sa dating driver ni Lukas, si Mang Tomas, para tanungin yung mga nangyari nung araw na napatay si Don Luis. Nakita ko to. Tingnan mo yung nasa likod. Litrato ni Lukas kasama si nanay. Kaya naisip namin na maaaring si Lukas ang tatay mo. Pati niyo po sinabi agad. Kasi nakilala mo si Perla. Yung kaibigan ni Helen. At iba rin ang sinabi ng tatay mo. Ate, ang sabi po ni Manang Perla, nakilala niya yung boyfriend ni nanay, si James Hidalgo. Hindi po imbento yun. Sinabi rin ni Perla na nung huli niyang nakita ang nanay mo, buntis na si Helen. Maaari ding inassume ni Perla na yun ngang James Hidalgo ang tatay mo. Baka kayo rin natin nagkakamali lang din kayo. Inisip ninyo na may relasyon si Lukas at nanay dahil lang sa litrato na yan. Pero hindi nagsisinungaling ang DNA. Sa San Gabriel ko ginawa ang testing. Kung saan hindi kilala si Lukas at hindi ka rin kilala, para walang makikialam sa magiging resulta. Napakasakit na biro nito, ate.
Sa dinami-dami ng pwede kong maging tatay, bakit si Lukas narsiso pa? Jordan, narinig mo ang sinabi ni Ramona kanina. Tukol sa akin tsaka kay Lena. Naniniwala ka bang anak ko siya? Hindi ko alam. Nagulat din ako dun eh. Pero sa pagkakakilala ko kay Dr. Ramona, hindi siya sinungaling na tao. Malaking galit sa akin ni Ramona. Malamang plano nito para sirain ako. Posible. Pero marami namang ibang paraan para malaman ang totoo, hindi ko ba? Sige, sir. That's what happened after you left. At kiniklaim ng Lenang yon na anak siya ni Ninong Lucas. But I don't buy it. Alam natin kung anong klaseng tao si Lena at Ramona. They can't be trusted. My God, at Lena. And for sure, dinoktor nila yung DNA test na yon. Kung ikaw nga, di ba, muntik nilang mabiktima? My God, at Lena. Lahat nilang ng elite dito sa salvation, gusto niya ang kining tatay niya? Social climber. Sana nga hindi totoo. Dahil kapag nagkataon, bilang anak ni Lucas, may karapatan siya sa lahat ng pag-aaring nito. Kasama na doon ang Royal Wellness. But unfair yun para kay Adrian. Ano, makikihati pa yun sa mamanahin ng Lenang yun? Eh siya yung legitimate na anak. Yeah. Can you get me a cup of coffee? Sure, Dad. Dapat ako tinatawagan dito. Kailangan. Hindi mo ako sinipot noong nakaraan, di ba? Pagramdam ko nga, wala ka nang balang ibalik yung pera ko eh. Kaya ako na gumawa ng paraan. Ang ibig mo sabihin, pinasok mong bahay ko? Ang masasabi ko lang, paring Conrad, bulok yung security system mo. Ito ako sa'yo. Palitan mo na. Ang pera! Ang pera! Ang pera! Ang pera! Ang pera! Result yun ang DNA test na pinagawa. I made sure that the process was tamper-proof. Ano man nakasulat yan, it's the truth. Hindi mo pa binabasa. Do you want to open it, or should I? Mas maigi pa na sunugin na lang natin to. Kalimutan na lang natin ang lahat. Yung bang gusto mo? Kahit na ano pang nakasulat dito, hindi magbabago ang tingin ko sa'yo. Ganon din ako siya. It is what it is. Deal with it the way you see fit. Lucas! Ano, ganon na lang yon? Lalayasin mo na ako? Anong gusto mo? Marami kang dapat sagutin sa akin. Tulad ng... Nagkarelasyon kayo ng nanay ko. Minahal mo ba siya? No. Hindi dapat siya nabuntis. You were an accident.
nagustuhan ng nanay ko. Wala kang puso. Wala kang konsensya. Wala kang pakiramdam. Siya mo ang nanay mo. Siya nagpabuntis. Siya ang may kasalanan kung bakit ka nandito. Lukas, what's wrong? Tama si Ramona. Nako nga si Lena. No. No. What a sudden twist of fate. Isang masamang biro ng tadhana. I remember ang saya-saya mo nung nakilala mo tatay mo. James Hidalgo, right? Isang sundalo na mabuting tao. And now this. Masamang tao pala ang tatay ko. Yung tao na sinaktan ako ng sobra-sobra. You can think about it in a positive way. Eredera ka na ngayon. Hindi ko makita yan. At wala akong maramdamang positibo tungkol dito. I understand. Maybe in time. I'm sorry, hindi ko alam na napunti siya. Lucas, please. Isa lang ang pakiusap ko sa'yo. Kahit anak mo pa ay ang Lenang yan, hindi mo siya ipapasok sa pamilya natin. At hindi mo rin siya i-involve sa Royal Wellness. Hindi na ako magugulat kung si Lucas mismo ang gumawa ng paraan para ma-confirm ang katotohanan. Wala po akong pakialam sa katotohanan. Dugo ko lang nag-uugnay sa amin, ate. Sa puso ko, hindi ko siya ama. Lena, dapat mong ma-realize na bilang anak ni Lucas Narciso, may karapatan ka sa lahat ng ari-arian niya. Lena, may karapatan ka sa Royal Wellness at nasa batas yun. Lalo pa ngayon na nalaman na hindi niya tunay na anak si Adrian, that makes you his sole heir apparent. Wow, Besh! Hindi naman pala natin kailangan bumili ng sandamukal na shares ng Royal Wellness para ma-overtake ang kumpanya nila. Ikaw naman palang maghahari sa kaharian ni Lucas. Ang prinsesa ng Royal Wellness, Bungisus! Hindi. Ayoko. Gusto ko na makuha natin ang Royal Wellness. Pero gusto ko na makuha natin yun dahil pinaghirapan natin. Hindi lang dahil sa anak ako ni Lucas Narciso. At wala akong balak na tumanggap na kahit na ano mula sa tao na yun. Ate, tuloy pa rin po yung plano natin. Pababagsakin natin si Lucas. Kasama niyo pa rin po ako. Pagbabayaran natin siya sa lahat ng kasalanan niya sa atin at sa mga mahal natin sa buhay. Sinusiguro ko po yun sa inyo. Di ba dati ka pa namang may suspecha na may relasyon si Lucas at yung Helen na yun? Toro Joaquin, congratulations! Nasa shortlist ka ng Most Outstanding Cosmetic Surgeon of the Year! Naku, i-congratulate mo na lang ako pag nanalo na ako. Sure na yun! Galing-galing. Ay, doktora! Ay, para po sa inyo. Wow! Pinapaabot ng kumpanya namin. Ay, Merry Christmas! Ay, thank you! Merry Christmas! And grande na ang company Christmas party natin this year. Doble na kasi yung target sales ng Royal Wellness. Dapat doon ka, Conrada. Dali mo yung mga bata. Uy, ever since college, wala pa akong na-miss na kahit na isang party ng Royal Wellness. So I will be there. Okay. Oh, right. Dito ka pala, Helen. Naninigay ho ako ng giveaway sa kumpanya natin. Okay. Pabalik na ako ng office. Babay ka na. Ay, hindi na ho. May dadaanan pa ho ang mga kliyente. Para po sa mga giveaways natin. Okay, sige. Antayin kita. Katapos mo. Sige ho. Mauna na ho ako. Favorite employee? Uy. No,
alam mo naman, mabait lang ako sa mga mabait na employees. At saka, balo na rin ako. Wala namang masama doon, di ba? Kung sakali. Yeah, yeah. Let's go. Let's go. Akala ko nagawa ko na ng paraan para maputol ang relasyon ng dalawa. I did what I had to do to protect my territory. Yes, I remember. You even asked me to fire her. Pero huli na. Tuloy-tuloy pa rin pala ang pakikipaglaro ni Lucas sa babae. Minsan ba hindi sumagi sa isip mo na maaaring anak ni Lucas si Lena? Alam mo, Conrad, I keep track of all the women of Lucas. Kaya nung nawala si Helen, pinahanap ko siya. Ang report na nakarating sa akin ay ikakasal siya sa isang sundan. Kaya nung nalaman ko na si Lena ay ang anak ni Helen, I just assumed na ang tatay niya ay yung sundalo niya. Kahit nung kinausap ka niya noon, sinabi niya na pinakulong mo si Helen sa bodega ng chemicals at ikaw ang may kasalanan kung bakit nagkaroon ng deformity ang mukha niya. Ibig sabihin nun, buntis na si Helen bago pa siya umalis at nawala. I just don't want to entertain the possibility. Basta meron kaming usapan ni Lucas. Hindi ko man siya mapigilan sa mga affairs niya, sa akin siya uuwi gabi-gabi at hindi siya pwedeng magkaanak sa iba. I took his word for it.